Kasi buhok ko po dati guys, sobrang dry and sobrang, alam nyo yung guys, yung hindi ko na siya masukulay, hindi ko na siya ma, kahit daliri ko nasasaktan na kasi tapos yung anit ko parang nagtutuklapan na sila, sobrang sunog na sunog. Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to Jinjin's TV. Today's vlog guys, isi-share ko sa inyo ang isang, may isi-share nga po ako sa inyo. And makikita nyo naman po sa thumbnail ko kung ano yon. So isi-share ko sa inyo at mag-may kukwento lang po ako sa inyo kung paano ko po napahaba na alagaan yung buhok ko ng... Kasi buhok ko po dati guys, sobrang dry and sobrang, alam nyo yung guys, yung hindi ko na siya masukulay, hindi ko na siya ma, kahit daliri ko nasasaktan na kasi tapos yung anit ko parang nagtutuklapan na sila, sobrang sunog na siya and kahit po yung parlor, pupunta ako sa parlor, ayaw na nila akong kulayan kasi nakita nila po yung anit ko hindi na healthy kasi yung anit ko dito nagtutuklapan na talaga sila kahit hindi ho ako bagong kulay or hindi ako nagpakulay ng buhok, yung anit ko ang bilis yung bang, tapos yung buhok ko sobrang ang liliit lang ng hibla niya at ang bilis maputol dahil po yun sa kakakulay ko, kakablan ko and kakableach, yung buhok ko po ay nasunog, nasira talagang. Parang dati kasi guys, wala akong pake kung ang buhok ko ay bahala, tutubo din naman. Bahala masira yung tutubo din naman niya. Kaso guys, mga ano, late lang, mga nakaraang taon, 2 years o tapos last year, yung buhok ko talagang nito, kita na yung anit ko, talagang ano sila, talagang naglalagas na yung buhok ko. So doon ako nag-worried na talaga na baka mamaya makalbo ako. And so ayun, last year na naka-bleach pa yung buhok ko, blonde pa ako, pinaitim ko na kasi para hindi ko na makita yung hindi ako nag-aano, nagte-tempt na pahabain ko muna yung virgin hair ko bago ko paitimin. So pinaitim ko na lahat. So yung ano, yung pero nung una nagpunta ako ng parlor, pag gusto ko pa talagang ano yung kulay niya, ipa-extend pa dito. Sabi na nung parlor sa akin nung nag-ayos ng buhok noon. Tama na daw sabi niya. Yung anit ko hindi na healthy. Baka na raw magkaroon ako ng sakit sa balat kapag tuloy-tuloy pa po akong nagpapakulay ng buhok. So tama daw po yun na paitim ko na lang. So sabi ko, sige, paitim na lang po natin. Tapos sabi niya, bago daw po ako magpakulay ng buhok, siguro aabot pa ng mga ilang taon hanggang maibalik ko yung healthy ng anit ko. Kasi yung anit ko talaga guys, sobrang pangit niya tingnan. Tapos para siyang, alam niyo guys, alam niyo yung aso na pag ginagalis, ganun yung nangyari sa anit ko na nagtutuklapan sila. So pinaitim ko siya. And bago noon, meron po akong ka-work. Shoutout kay Ate Jel na nagturo sa akin ng argan oil. So makita niyo sa thumbnail ko kung ano i-share ko sa inyo. Argan oil, siya yung nag-share sa akin na gamitin ko nga daw kasi dati guys, lalo nung bagong-bagong apply ako sa trabaho ko. And yung buhok ko talaga nakikita talaga nila na talagang hanggang dito pa yung buhok ko nun. Tapos talagang as in buhaghag siya, tapos ang pangit ng pagkabuhaghag na dry ka pa, sobra yun yung hair ko, tapos parang ang bantot ko tingnan. Oh guys, papagkaanan parang bantot ko tingnan ang buhok ko ganun. So ayun na, senior ni Ate Jel ng aking ka-work, wala na siya sa work ko ngayon, kay Ate Jel. Senior niya sa akin, Jinjin, gamitin mo to and sobra daw nakatulong ng hair na. So that was 2 years ago. 2 years ago pa yun ha? Tama, 2 years ago. So 2 years ko na rin gamit ang argan oil. Ito siya. Argan hair oil, o diba? So 2 years ko na itong gamit. Ito po ang nakaganda ng buhok ko. Hindi naman siya ini-straight na parang nareband ka na. Pero yung buhok ko bouncy. Bumagsak siya, tapos tawag noon,
yung pag-aano ng anak ko, nabawasan niya na. Tapos yung buhok ko, talagang as in na, yung dry niya, talagang as in nabawasan lahat. Ang ginagawa ko po sa kanya ay, maliligo ako. So, after ko maligo, yung buhok ko, pinipiga ako, inaalis ko yung tubig. Naalis ko talaga yung, para kang nagbabanlaw ng damit, naalis ko yung tubig niya. So, after ko maalis yung tubig niya, nilalagay ko na siya ng argan oil. Sobrang daming nito. Ilalagay ko siya sa buhok ko. Tapos, bababat ko siya, tapos lalabas ako, mag-skincare na ako, ganyan, mag-lotion na ako, mag-skincare, habang nakagbabad yung argan oil. tapos, after nun, after ko siyang ibabad, magbo-blower na ako. So, yun na, yung buhok ko pagsak, parang ang linaw niya, parang ang buhay-buhay niya tingnan. Unlike mga dati kong buhok na sobrang, guys, ang buhok po, ang lakas po makahagard. Kapag ang buhok mo haggard, haggard ka na rin. Kaya mapapansin niyo yung mga lalaki o diba yung mga babae, pagka nagpapariband sila, or nagpapagupit sila, nag-iiba talaga yung, nagiging blooming talaga sila. Kasi iba din po kasi ang impact ng ating buhok sa ating mukha. Talagang kapag haggard yung buhok mo, hindi ka maayos sa buhok mo, parang makikita at makikita, parang stress ka rin sa sarili mo. Yung bang parang hindi mo na naaalagaan yung sarili mo. And sobrang nagpapasalamat talaga ako sa kawork ko na yun na talagang tinuro niya sa akin yung argan oil na to. And tingnan niyo yung buhok ko, guys. Buhay na buhay siya, ha? Tapos, mabilis pa siyang humaba. As in, guys, hindi ako nakakapagpahaba ng buhok ng ganito kahaba. Sobrang haba niya. Gandito na siya. Hanggang bewang ko na siya. Dati, guys, hindi ako nakakapagpahaba ng buhok. Kasi naiinip ako. Ang tagal niyang humaba. So, hindi ko siya napapahaba. Gupit na naman. Tapos, yung buhok ko, yung pinaka-root niya, yung pinaka-puno niya, kulot. Para siyang alambring kulot. Alambre. Tapos, para siyang kinggi. Pero nung bata pa ako, guys, yung buhok ko maganda. Malalaki yung lugas niya. Pero nung nagpagupit ako, ewan ko kung totoo yung sinasabi ng lola ko. Kasi dati nung mga elementary ako, mahaba yung buhok ko, pinahaba ng lola ko. Nung nag-high school ako, alam nyo naman doon sa pagka-high school, first year high school tayo, maraming mga usong gupit, lalong-lalo na dati, mga layer na yan, na layer na gupit. Doon ako na magpagupit, umuwi na lang ako sa bahay na wala na, hanggang dito na yung buhok ko, hanggang dito. Tapos naka-layer pa nun. Galit ni lola ko sa akin kasi wala na po yung aking lola. Galit na galit ni lola kasi ang tagal niyang pinahaba yung buhok ko. Bata pa ako, pinahaba niya. Tapos sinag-high school lang ako. Pinagupitan ko nang hindi niya alam. Kasi pag nagpapaalam ako, ayaw niya akong payagan. So, pinagupit ko na yung malapit yung parlor dun sa, malapit yung salon dun sa school ko. Pinagupit ko na muna dun sa salon. Tapos ako umuwi ng bahay. Pagalitan man ako ng lola ko. Ayun nga, tapos na. And karma is real. Kasi yung buhok ko po talaga talagang nagtampo. Sabi nga ng lola ko, nagtampo nga daw po yung buhok ko. Kasi simula nun, dun ko yung parang yung buhok ko, yung parang siyang gumanon. Yung gumanon na siya. Yung lagi totoo hanggang nakaganyan na. Naging buhaghag na siya. Buhat nun, guys. Yung buhok ko talaga. Yung parang hindi na siya naging okay. Hindi na siya parang bouncy tingnan. Hindi na siya healthy tingnan. Kasi nga, dahil din sa kalokohan ko, talaga nagpagupit talaga ako. And buhat nun, yun. Yung buhok ko parang hindi na bumalik sa dati. Hanggang ngayon, pinaghihirapan ko pa kung paano ko siya ibabalik sa dati. Pero buti na lang po, nakatulong po talaga sa akin ang argan oil. Ang argan hair oil po na to ay nabibili ko dito sa G-Market, dito sa Korea. Ewan ko lang po kung sa Pilipinas. I hope na sa meron sa Pinas kasi uuwi ako ng Pilipinas soon. I hope na meron to dyan dahil ito na po ang kakambal ko sa aking pagligo after kong ito, parang ito na rin pinaka-unang-unang gagawin ko sa after kong maligo. Kailangan kong mag-apply ng argan oil sa aking buhok para yung buhok ko hindi siya manigas. Tsaka, guys, hindi siya talagang
na ano ko sa kanya, yung mga baby hair ko dito, ang dami kong baby. Hindi siya parang telephone na kulot-kulot na umaangat. Hindi, dapa lang sila. Tapos, yun nga, parang tumubo yung buhok ko, nabawasan yung, dati talaga guys, ang dami kong ano, hair loss. Parang isang pagmuting magsha-shampoo ako, yung parang after kong maligo sa CR, ang dami kong mapupulot na ano, na ano, minsan nakakatakot talaga guys, dahil akala mo talagang may sakit ka. And dahil po yun sa kapabayaan ko. At ilang hair tips, hindi po ako nagsha-shampoo araw-araw. Hindi po ako, okay lang na hindi ako maligo, naghahatbat lang ako araw-araw. Pero yung buhok ko, sa isang linggo, two times a week lang ako nagbabasa ng buhok. Then, 2 times a week din ako nag-ano ng argan oil. Tapos, dun lang ako nag-shampoo. At next time, guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung shampoo naman ang talagang nakatulong din sa akin para mabawasan din yung yung paglalagas ng aking buhok. I-share ko po sa inyo lahat po ng nakatulong sa akin, i-share ko po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. I-share ko po sa inyo yung shampoo. And itong hair argan oil, hindi po ako sponsor ha. And sariling pera ko po ang ginamit. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano niya naayos yung buhok ko. Kasi dati nga yung buhok ko, kahit yung nung umuwi ako ng Pilipinas, last 2020. Sabi ng tita ko, sabi sa akin, bakit ganyan yung anet mo? Ba't parang nagtutuklapan? Dahil nga po kasi sa kulay, yung magkukulay po ako, tapos ang ginagawa po, magpapareband po ako ng buhok. Hindi after ko magpareband, so araw din na yun, magpapakulay din ako ng buhok. Ayun, yung anet ko naluto. So, ngayon, hindi ko nagagawin yun. Sinasanay ko na sarili ko na mag-black hair na lang. Kasi ang ganda-ganda naman kasi kapag may kulay yung buhok, mukha kang imported. Pero ang pangit guys kasi nagmumukha kang ano, yung bang pa magkakasakit ka na sa dahil addict ka na sa kakapakulay ng buhok, kasi mukha kang imported, tisay ka tingnan. Pero yung anit mo nagmamakaawa na. So ayan, itong hair argan oil, hindi siya malagkit guys, kahit maglagay ako. Hindi siya malagkit. Kapag nilagay ko siya sa buhok ko, yun o. Diba? Yun o. Kapag nilagay ko siya sa buhok ko, kunyari, after kong maligo, pag nag-blow dry na ako ng buhok, tuyo din siya. Unlike sa ibang mga hair oil, sa mga ano, yung buhok ko malagkit. Yung parang anlagkit-lagkit niya. Parang ayoko siyang ano, ayoko talaga ng malagkit ang buhok. So, itong hair argan oil naman na to, hindi siya malagkit. Apply ko siya. Ayan. Ayan. Sobrang ang buhay niya tingnan. Ayan. And satisfied po ako sa argan oil na to. And tingnan nyo po sa Watson guys, kung meron nito sa Watson dyan sa Pilipinas. Pero dito sa Korea, sa G-Market, sa any G-Market or Coupang, kung na siya nabibili. And sobrang mura lang niya. Gucho no, 9,000 won. 9,000 yun, hindi po 9,000 pesos. And apat na siya. Sa 9,000 won, apat na siya. And sobrang ano talaga, life hack. And natulong talaga. R3. And sobrang satisfied na. And tingnan nyo naman yun. Buhay yung buhok. Hindi ka talaga katulad dati na namumroblema ako sa buhok ko. So, yun lang guys. Yun na yung aking isi-share sa inyo. And yun yung aking today's vlog. Sana ay nakatulong kahit papano. Lalong-lalo na sa mga mahilig mag-bleach ng buhok ko dyan. Nako, maganda nga po yan. Sobrang ganda. Pero magmamakaawa ang anit natin balang araw. Ganun po ang nangyari sa anit ko. So, ayun na nga. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please mag-subscribe ka na po. And i-hit mo yung bell button dyan at may notification dyan.
hit mo yung all para ma-notify ka po para sa mga next vlog ko na pampa-beauty. And every weekdays lang po ako nag-upload ng mga pampa-beauty dahil ang tulong vlog ko po ay every weekend naman po yun. So, ayun na. Kung may gusto, kung may iba kayong hair tips dyan, i-comment nyo na po sa aking comment section. Malay nyo, makatulong po sa akin at sa aking journey sa aking buhok. And hindi na tayo magpapagupit. At makatulong din po sa ibang commenter, sa ibang followers na habang nagbabasa ng comment, ay may mga ganyang, may ganito pala. So, sana po ituro nyo po sa akin ang ibang hair tips ninyo para po matry ko din po. So, yun lang guys. Bye!